dosen mengenang alumni di saat ingat so, this is engineer yung bibiyang and welcome back again to my channel. So sa video naman na to ating tatalakayin ang patungkol sa integral calculus. So ang integral calculus ay bahagi pa rin siya ng subject na calculus under mathematics. Ito ay karugtong ng differential calculus wherein ang integral calculus ay kabaligtaran lamang ng differential. Dahil sa differential, tayo ay nagbabawas, sa integral naman ang gadagdag tayo. Meron tayong general na symbol na ginagamit sa integral calculus which is ang symbol na to. Ano nga ba ang tawag sa symbol na to? So, ang symbol na to ay tinatawag natin sum or suma. Kaya ang ibig sabihin yan ay tayo ay nagsasummation. Ina-add natin ang lahat ng functions or pinagsama-sama natin upang magkaroon tayo ng definite na solution para sa certain problem involved sa integral calculus. So yan, encounter natin itong sign ito as time goes by hanggang tayo makarating siguro ng subject na differential equations, hindi yan nawawala. At ito ang mga unang part ng ating pag-aaralan sa integral calculus. Siyempre, unahin natin yung pinaka-unang part, di ba? Na ito, lumalabas din to sa board exam. At talagang dapat natin aralin. Definite integral, pag sinabi yung definite integral, ito ay, ano, hindi natin makukuha dito yung pinaka-value or numerical value ng ating solution na ginamitan natin ng integration. Dahil meron tayong tinatawag na constant of integration which is denoted by the capital letter C. So as we observe the following rules and formulas na binigay, nakikita natin ang integral sign na ito. Involving also, kasama dito ang differential dx. Pero ito yung mga rules na basic na ating ginagamit upang masolve ang definite integral. And as time goes by sa mga succeeding topics ng integral calculus, ay mapapansin natin na nagagamit natin itong mga rule na to. At meron tayong rule na isa pa, na formula, na pinakaginagamit para sa definite integral, which is ang power formula. So, unahin muna natin ang properties of indefinite integral. Sa unang formula, o sa unang property, nakikita natin na kapag daw ikaw ay nag-integral o nag-integrate ng 0, automatically ito ay constant of integration. So, yung rule number 1. Number 2, ikaw ay nag-integrate ng isang function, automatically ito ay magiging ganyan ang kanyang forma dapat. Nag-solve ka. Nagpa-plastic ka. Which is, indefinite nga ang kanyang integration. Kaya meron tayong constant of integration. Sa pangatlong rule, meron kang numerical coefficient. Dito, denoted siya by A. So, mangyari, ilalabas ang numerical coefficient na A. I-integral mo ang log na f of x dx. Kaya mangyari dyan, ito ang magiging sagutan niya. And for the power formula ng definite integral, ay makikita natin na ang formula ay integral sign of u raised to n du is equals to u raised to n plus 1 over the quantity of n plus 1 plus c. So, ito ang pinaka main formula na ating sinusunod upang masolve ang indefinite integral. At may note dito ang sinasabi, note, the following basic rules of integration must be observed. Na we must follow the basic rules of integration. So, sa ating basic rules of integration, makikita natin, diba, na ito, na general formula, ay magiging ganito siya pagdating sa solution. Dahil, mag plus 1 ka sa
exponent at yung exponent binaba mo ng plus 1 ka rin. At nagkaroon ka ng constant of integration. Inat mo siya. At makikita natin na yung n natin ito ay not equal to 1. So may certain value siya na ating malalaman at maintindihan kapag tayo nag-solve na yung following problems natin para sa indefinite integral. Kaya samahan niyo ako kung mag-solve ng mga problems regarding indefinite integral. So yan, magandang araw sa ating lahat. So kanina, nakita natin mga formula ng indefinite integral. Pinakita sa unang part ng video ang mga formula yun. So ngayon naman, dito ang mga practice problems at ating susolve ang mga ito sa isa upang mas maintindihan natin ang pagsusolve ng indefinite integral. Dahil ito ang kailangan na fundamental para sa integral calculus. Dahil sa mga susunod na topic, nagkakaroon na ng tinatawag na definite integral. May value na yung ating constant kasi. So let's start. Problem number 1. Integral sine of 6x to the 5th minus 18x squared plus 7 quantity dx. Solve natin ang kanyang indefinite integral. So, ayon sa ating formula, na integral sine of u raised to n derivative u is equals to u n plus 1 over n plus 1 plus c. So, yan ang ating formula ng indefinite integral na involve ang function u. So, makikita natin ang mga functions yan ng u. Ay ito, itong mga to. So, ang rule ng integral calculus, distribute natin ang integral sign sa bawat coefficient at variable. At yung coefficient, lalabas natin siya sa ating integral sign. Integrate natin yung variable na katabi ng dx. As well as dx being distributed sa bawat bahagi ng ating equation. So, let's solve. So, integral sign. So, unahin natin to. Distribute natin dx dito. Masolve natin na ito. 6 x raised to 5 dx minus 18 x squared dx plus 7 dx. So, ayon sa rule ng indefinite integral na involve ang function na u, so, we will solve for the succeeding equations. So, evaluate natin. So, ang sagot natin ay x raised to 6 minus 6x cubed plus 7x plus c. So, paano nakuha? Susundin natin yung formula kanina na integral sine of u raised to n is equals to u raised to the quantity of n plus 1 over n plus 1 plus c. So, magpapansin natin plus 1 dahil siya ay integral sine. Gamit natin, we use integration. So, hindi natin yung isa-isa dito yung pagsulat kung paano nakuha yung 6 dahil ayan, 5 ang kanyang exponent. So, dinadala natin ang plus 1. Diba? Ito yun. So, naging raised to 6. Tapos, binaba natin yung 5 na exponent. Nag plus 1 tayo. So, 6 din yung denominator niya. Minus 18, copy the coefficient. So, sumunod na term. Then,
multiply sa quantity ng integral mo na x squared, which is naging x cubed siya over 3. Dahil 2 plus 1, plus 1 ka dito sa 2, kaya naging 3. Tapos binaba mo yung 2, plus 1 ka, kaya naging 3 yung denominator mo, plus 7x. Ngayon, magpa-plus ito dyan dahil ito ay indefinite integral. Hindi natin alam yung mismong exact value ng solution dito. So, kapag pinag-aralan na natin ang definite integral, maintindihan natin na ito plus c, wala na to. Dahil magkakaroon na tayo ng value ng limit dito. From this to this. So, yun ang sagot sa ating number 1. So, sa number 2, hindi natin 6x raised to 5 dx integral sign minus 18x squared plus 7. So, nakikita natin naka-integral sign lang dyan ang term ng 6x to the 5 at katabi yan ng dx. So, automatically, ito na ang gagawa natin ang integration. So, itong matira, let's copy na lang. Nangyari dyan, ilalabas mo ang numerical coefficient sa labas ng integral sign. Magiging 6x, 6 integral x raised to 5 dx minus 18x squared plus 7. Kaya mangyari, following the rule of indefinite integral involved ang function ng u, so ito ang ating sagot para sa indefinite integral lang problem number 2. So, papansin natin na napaka-easy lang naman pala na pagsasolve ng indefinite integral, which involves algebraic functions. So, nakikita natin, since algebraic function siya, we involve the use of the function u para makuha natin kung pagsasolve ng bawat isa. We just follow the rules of integral calculus, you know, integration, wherein nilalabas natin ang numerical coefficient sa labas ng integral sign, then we do integration sa loob, katabi ang differential na dx. So, involved dyan ang dx dahil ang differential ay kapaligtaran ng integral. So, kailangan magkasama lagi yan pagdating sa integral calculus kung tayo mag-perform ng integration. So, we go to the next. Yan. We go to the next problem sets. See? So, yan. Dito na tayo sa problem number 3. Na-involve pa rin ang pag-solve ng definite integral patungkol sa algebraic expressions. So, muli, ang ating formula ay integral sine of u raised to n du is equals to u raised to the quantity of n plus 1 over n plus 1 plus c. So, ito yung susundin natin na pattern ng pagsusolve para ma-obtain ang ating solution ng indefinite integral. Problem number 3. Magaya ng rule, ang integral, indefinite integral, ilalabas natin ang mga numerical coefficients sa labas ng integral sign at matitira sa loob ang mga variable involving ang differentials na dx na na-distribute sa kanila. For as long as ang lahat ng function, ang lahat ng term ay nakakaloob sa parenthesis at mag-distribute ang iyong differential dx. So we have, tapos, since nailabas na natin ang mga numerical coefficient, dito tayo sa next step. Ang magkakaroon tayo ng addition na 1 sa exponent kapag nasolve natin ang mga integrals nito. At magkakaroon ng denominator na mga 2 plus 1 ka sa exponent ibababa mo. So, next is
ito ang next step. Evaluating these terms, isolate natin. Ano nga ba yung mga dapat i-cancel out? Mga divide. So, we obtain the answer for this, which is x raised to 4 plus 4x cubed minus 9 over 2 x squared plus 14x plus 6. So, yan ang ating sagot sa number 1. So, binaba ko na lang dahil hindi siya kasya dito. So, ito lang maliit ang space. So, sa next problem, we have integral sine of the quantity z raised to 6 plus 4 z raised to 4 minus z squared dz. So, dito, gumamit siya ng differential dz. Pwede naman tayo gumamit ng ibang variable kapag tayo ay nakakaroon ng differential na sign. Ito ay wala namang kaso sa calculus. So, kahit anong variable lang gamitin mo, pang gamit yung differential, okay lang yun. So, gamit natin. It's the solution for this. Nasa baba. Muli, we follow the rule of integration. Dating ang definite integral may involve ang algebraic function at ito ang ating nakuhang sabot. So, dahil lang din siya alam na unang tatlong problem, which is we distribute the integral sign sa bawat term at kung ano yung coefficient na mayroong katabi ang ating variable, nilabas natin sa labas ng integral sign at tira sa loob ang bawat mga variable kung ba ang kanilang exponent. Then, apply the rule of integration sa bawat bahagi ng equation ito. Z raised to 6, kapag integrate mo siya, magiging z raised to 7 siya, over 7 plus 4 integral z raised to 4. So, yung raised to 4 mo ng z, magpa plus 1 ka. So, yung 4 mo yung bababa, magpa plus 1 ka din. So, magiging 4 over 5 dahil meron kang 4 sa labas. So, yung multiply sa nakuha mong integral nito. Minus 1 third dahil may imaginary 1 ka at yung over 3 nang galing siya sa exponent mo na 2 na ibinaba mo ng plus 1 ka tapos ang plus 1 ka pa sa exponent na 2 kaya naging q plus c. So, ayan ang mga example sa ating indefinite integral na involve ang algebraic expression. So, dadako na tayo sa mga next problem na ating susolve na involve ang indefinite integral. Yan, dito tayo sa next na formula na involve sa integral calculus under indefinite integral. So, kanina ating pinag-aralan yung power formula, yung binigay na formula kanina, na natandaan natin. So, ito naman yung iba pang mga formula na ginagamit upang masolve ang mga functions using integration sa ating algebraic expression upang makuha ang indefinite integral. So, logarithm formula and exponential function. So, ginagamit natin ito upang masolve natin ang value ng population, exponential growth, decay,
na ating may encounter yung pagdating natin ng differential equations. And also, involving engineering economics, involved dito ang depreciation. So, magagamit natin. Pwede pa natin gamitin ng integral calculus or logarithmic formula, exponential functions, upang makuha ang mga rate of depreciation at iba pang mga value involved in sa ating depreciation sa engineering economics. So, dito na tayo sa papaliwanag ng mga formula. So, ganito yung formula, we have integral du over u. Kung naka-encounter daw tayo ng problem na nakikita natin na yung function is nasa ibaba siya ng differential, so automatically we have ln of u plus c. Nagamit tayo dito ng derivative. So sa succeeding problems natin, maintindihan natin yan kapag tayo ay nagsolve. So ihimay-himayin natin yan. So dito naman tayo sa exponential functions. Exponential functions, so we have integral of e raised to u, differential of u is equals to e raised to u plus c. So pag na-encounter ka pala ng problem na ganito, isosolve, automatic pag integrate mo, yun agad siya. Kung pa plus c ka na lang. So napaka basic. For as long as, yung ating exponent na u, differential niya yung katabi niya. Differential yung nandun na katabi ng e, diba? Kung gagamit din tayo dyan ng differential calculus ng unti-unti lang, mandaling pati. Para makita natin kung bakit nga ba dapat, diba, masunod yung rule na yun. Sir, dito naman, involving naman dito ang numerical coefficient, which is a raised to u du is equals to, makakuha daw dapat natin na sagot ay, o ang forma ng solution natin dapat ay a raised to u over ln of a plus c. So, where ito sa ating exponential, yung e daw na ginamit dito ay Euler's number. So, e is equals to 2.718, so on so forth. Napakahaba kasi ng decimal places niyan, sobrang haba. So, may hinirad sa kalbi yan value ng e. So, yung a naman dito na ginamit is any constant. So, we go on to the problem sets involving logarithmic formula and exponential functions. So, let's go! So, yan. Dadako na tayo dito sa ating unang problem regarding exponential function. So, nabanggit kanina yung formula ng logarithmic exponential function. So, naunang pinapasalit sa atin yung antiderivative daw na exponential function na e raised to negative x. Sabi, find the antiderivative. So, antiderivative, we all know na antiderivative is the integral of the function. So, solution, given, diba, e raised to negative x, so ilapat lang natin sa integral sign. So, we must follow the formula for exponential function, which is e raised to u du magiging ano siya? E raised to u plus c. So, itong u na to, ito yung ating function na kung saan nagamit natin siya ng differentiation, which is dapat maging kaugnay siya ng differential mo. So, how do we obtain this? First, ang gagawin natin, tingnan mo muna yung function that we die, which is e raised to negative x. So, ang e raised to negative x, kung ikukumpara mo siya sa e raised to u, makikita mo na ang u na ginamit dyan ay negative x. So, we perform differentiation upang makuha mo yung du. So, kung babalikan natin ang rule ng differential calculus, kapag nag-derivative ka ng function, magiging differential siya ng function. Kapag nag-derivative ka naman ng variable, magiging 1 lang siya. Eh, negative to. Kaya magiging negative
GX. So itong mga na-obtain mong values na to, itong line yung isa-substitute mo dito. Diba? Kaya mangyari dyan, magiging ganito siya. Papalitan mo. Ngayon, since may negative, diba? Ang gagawin sa negative ay sa role ng sign, convention, at lilipat. Ilalabas mo siya dito. Basang, hindi na sign. Kaya mangyari dyan, evaluate mo yung nasa loob. Magiging e raised to negative x, diba? Plus c. E may negative ka. Na magiging solution mo dyan ay ito ang ating sagot sa number 1. So, napaka-basic lang yan. Babalikan mo lang ang basic na differentiation. Which one dong? Yan. Okay, mga kagimot. Sa mga nauna natin pinag-aralan. Diba? Nakakatulong yan upang makuha natin yung mga succeeding solutions na problem sets natin sa Eagle Campus. So, next problem. So, dito na tayo sa ating pangalawang problem regarding exponential functions. So, dito date natin ito. Kukunin natin ang kanyang definite integral. So, mamaya, sasama natin yung sa logarithmic function. Ayon mo na natin ito. So, find the antiderivative of the exponential function e raised to x times the square root of 1 plus e raised to x. So, solution. First, we go back to our basic formula for exponential. Integration of exponential functions. Integral sign of e raised to u du is equals to e raised to u plus c. So, dapat ito ba yung makakuha natin na sagot. Ganito ang kanyang form. So first, may nakita tayo radical sign. So radical sign, ano naman natin kapag pinonvert natin siya, yung exponent, magiging ganito ang kanyang formation. Yan. Then, apply anti-derivative. So we have kunin natin ang u at ang du. Dito, anong mas madaling kunin? Ayun. So, dito sa atin, mas madaling kunin ang 1 plus d raised to x raised to 1 half. So, rin naman pwedeng kunin bilang u, itong e x, dahil hindi mo ma-obtain yung du. Diba? Kasi, hindi naman ito yung magiging derivative nito. Upang mabuo mo. Kaya, dito ka magsisimula. So, since nakikita mo na pwedeng i-derivative ito, itong loob, nasa loob ng parenthesis, ma-obtain mo to. Pero, magkakaroon ka ng exponent na 1 half. So, babalik tayo sa pinag-aralan natin kanina, which is ang power formula. Let's natin. Ginamit natin yung una function na 1 plus e raised to x. So, ito yun. Yun yung ginamit natin na u. And then, kung yung kinuha natin ang derivative niya. So, maalala natin ang derivative ng e raised to x ay e raised to x din. Ay sa rule lang differential values. So, ito ay magiging e dx. So, makita natin, lumabas ngayon sa ating equation ang e raised to x times dx. Ito yun. Ngayon, papalitan natin. Ito ka mong 1 plus e raised to x magiging u na siya. Kaya, kung ating aayusin, magiging e. So, diba? Yung e raised to x dx magiging du na siya.
Kaya ito, 1 plus e raised to x raised to 1 half dv, u raised to 1 half du. Following the rule of definite integral involving power formula, diba? Meron tayong formula kanina na u raised to n du, yun yun, equal sa u raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. So, tingnan natin ito. I-apply natin ngayon siya. Ito. So, we have u raised to 1 half plus 1 over 1 half plus 1 plus c. Isolate. Magiging u raised to 3 halves over 3 halves plus c. Pero yung 3 halves may reciprocal siya. Kaya mangyari dyan, magiging 2 thirds u raised to 3 halves plus c. Ibabalik lang natin kung nakuha natin u dito sa log. Kaya magiging final answer natin ay ang ating final answer. So, madali lang solve ang antiderivative ng exponential function na gaya nito. Magun tayo sa next problem natin. Involved naman ang logarithmic functions. Dito na tayo sa pangatlong problem. Dito naman involve ang logarithmic functions. Sabi dito, find the antiderivative of dx over x ln x for x is greater than 1. Kung maaalala natin ang formula na integration regarding logarithmic functions, ito ang kanyang formula. Integral of du over u dapat daw ay magiging ln of u plus c. So, ito ay absolute value. So, meron tayong absolute value. So, we go for this. Dito, nakikita natin na ang ln x may kaugnayan siya sa dx over x. Bakit? Kung babalikan mo, so, recall natin yung differential calculus natin. Kapag dinerivative natin, diba? Kapag nag-derivative ka, yan, ng ln x, magiging 1 over x, yan siya. So, yan ang kanyang formula. So, apply natin siya. Ito, para makuha natin yung antiderivative naman. So, we have ru. Kaya natin, ln x, diba? Yung muna pwedeng gamitin. So, pag derivative mo, ang ln x magiging 1 over x dx. So, ibig sabihin, lumabas na siya sa iyong equation. At papalitan mo siya ng mga value na ito. So, hence, makita natin, lumabas na yung formula ng logarithmic equation. Nangyari dyan, magiging ln of u plus c. Babalik mo, ito, nangyari dyan, ay ln of ln x plus c. So, ito ang kanyang sagutan. Diba? Napaka basic lang yan. Problem number 4. So, yan.
na tayo sa last problem ng today, sa video na to. Na-involve pa rin ang logarithmic functions. So, mapapansin natin, napanap dyan ang antiderivative daw ng function na x plus 3 over x squared plus 5x plus 6. So, titingnan natin, pwede tayo gumamit dyan ng quadratic formula para makuha natin ang solution sets. Then later on, we do some algebra para mag-cancel out tayo ng mga terms. At paano na natin yung rule ng logarithmic formula. So, balikan muna natin yung formula ng logarithmic functions. We have du over u is equal to ln of u plus c. So, dapat masunod natin yung solution. Lagay na ang formula. Ang technique dito, uunahin mo ang nasa ibaba. So we have itong denominator na to. Solve muna natin. Ano ba yung mga factors niya? Diba? So we have our quadratic formula equal so, para makuha natin yung solution sets ng x value ng x. Kasi magagamit natin siya ng mga factors ng trinomial na ito. So, calculating, tinalkin natin yan. Natin ang sagot na x equals to negative 3 at x is equals to negative 2, wherein kapag transpose ko pa nila magiging x plus 3 ito nga ay magiging x plus 2. So ito yung mga factor ngayon ng trinomial natin na to. Diba? Hindi natin kalamit sa isa yung A, B, C kasi ito lang naman yun. Ito yung A, ito yung B, ito yung C. Ito yung difference niya, then lapat mo siya dito. Diba? So ito yung malaking B yan. Ito yung kanyang solution sets. So, palit natin itong dalawa dito. So, ang mangyari dyan, diba? After nung record lang some algebra na nalaman mo. So, lapat na natin ito. So, we have integral sine of x plus 3 over x plus 3 x plus 2. So, pinalitan natin, di ba? So, dx. So, mag-cancel out ka. Mag-cancel out ka dyan. Ito, tsaka ito. Yung matitira ay 1 over x plus 2 dx. So, mapasok mo dito yung rule ng logarithmic functions. So, ang makikita natin, ang function u natin dyan ay ang x plus 2. So, we have u is x plus 2. Pag dinerivative mo yan, dinerivative ng x ay dx. Dinerivative ng 2 ay 0. Kaya, ito ang mga kanyang values. So, lapat lang natin. Kailanganin natin ang formula. Logarithm. Ayan lang. Kaya, nangyari dyan. Integral. Of. Diba? U over u. Integral. Ang magiging final answer mo dyan ay so ito yung magiging answer mo. Ibalik mo lang yung function. Kaya napaka basic lang ng integration. Pero
definite integral pa lang yan. Definite integral, ganun lang din naman yung proseso niyan, pero may value, may certain limits lang siya. Ayan, maraming salamat sa panonood ng video na to. Maraming pa tayo pag-aralan mga topics regarding integral calculus. Don't forget, click like and subscribe to my channel. Sa mga updates regarding sa subjects na ating pag-aaralan na magagamit natin sa ating pag-aaral sa kundalini lalo na sa mga engineering students, diba? Yung isa sa mga crucial na subject na daw ang calculus, lalo na ang integral. Pero ewan ko lang kung kapag naranasan nyo yung karoon ka ng subject na differential equations ay advanced na, kaya natin kung ano yung magiging impact sa inyo. So let's enjoy solving, diba? Kasi bahagin ito ng ating buhay bilang mag-aaralan na kung mas major ka or science major ka ka lang, marunin ka ng mga bagay na ito. So maraming salamat sa panonood. See you again in my next video. God bless.